Welcome back sa channel guys, sa DIY time tayo ngayon. So, turuan ko kayo kung paano mag coolant flushing sa mga auto natin. So, ngayon, itong Mirage G4 ang papalitan natin ng coolant. First time natin mag coolant flushing, so ito yung mga kailangan natin. First, of course, kailangan natin ng bagong coolant. In my case, gagamit ako ng stock ng Mitsubishi Mirage or para talaga dito sa sasakay na to, color blue. Super long life coolant premium 4 liters, so saktong sakto to, baka may sobra pang konti. And then for flushing, ang gagamitin natin ay distilled water. So meron tayo rito ng 10 liters, bawas na tong nasa bote, pero marami pa tayong stock. So kasi hindi natin alam kung ilang beses natin kailangan i-flush. So itong coolant na to, itong pamalit na gagamitin natin is nabili natin online for roughly 900 plus plus shipping. So roughly 1,100 kung hindi ako nagkamali. So super long life to, blue. And ito yung stock talaga for Mirage G4. So depende sa make and model ng sasakyan nyo, I would recommend na i-check nyo yung owner's manual. Before, ito yung gamit ko kasing pinang-top up. So, color green to or yellow. But as much as possible, hindi recommended na pagkaluin in different colors ng coolant kasi nagkakaroon ng chemical reaction kasi iba-iba yung chemical compositions nila. Pero itong Presto naman is parang universal. Pero again, ibabalik ko siya dito sa stock for a better cooling para talagang fresh na fresh at talagang factory spec, kumbaga. So first step is kailangan nating i-drain yung old coolant sa cooling system. So kailangan nating buksan tong radiator cap and itong coolant reservoir para ma-release natin yung pressure. Pero make sure na kailangan malamig muna yung makina natin to avoid injury. Kasi talagang above boiling point itong cooling system o yung coolant natin kapag mainit yung makina. And then, kailangan nating buksan or alisin yung drain plug dito sa ilalim. Nandyan siya, papakita ko sa inyo mamaya kung anong itsura niya. Kailangan na siyang ikutin ng kamay and dyan magde-drain yung lumang coolant natin para malinis natin yung cooling system. Papakita ko sa inyo. Pero bago ang lahat, kailangan nating maglagay ng panala or pangsahod. Improvise lang na galon yung gagamitin ko. Lagay natin dyan. Para hindi kumalat yung lumang coolant kasi hazardous yon sa environment at sa mga hayop. So since first time nating mag-coolant flush dito sa Mirage G4 natin, tansyahan lang ang mangyayari pagdating sa kung saan sisirit yung old coolant once na binuksan natin yung drain plug. So ito yung drain plug na kailangan nating alisin mamaya. So kailangan natin pingitin ng kamay yan. Depende kung kailangan natin tingnan natin kung kaya ng kamay or kailangan natin gamitan ng pliers. Pero tingin ko mukhang kaya naman. So tansya ko dito siya tutulo somewhere sa lapag, of course, pero syempre i-move na lang natin yung panahod natin just in case na mag-spill siya. And then hindi muna natin bubuksan tong radiator cap para yung pressure is intact pa. Make sure, by the way, na again malamig siya to the touch to avoid injury kasi talaga nakakalapnos to ng balat and chemical to syempre, for safety lang naman. So, bubuksan muna nating unahin tong drain plug para hindi ganun kalakas yung pressure. Kasi once na binuksan natin yung radiator, malakas yan, sisirit na yan. So, ayun no, tumutulo na. So, sapat lang yung hina niya. Now, this is also a good time para i-check natin yung drain plug natin. Make sure na yung gasket is intact or hindi pa deform or damage. Best time na rin para linisin to. By the way guys, be careful lang as well.
sa pagpihit-pihit nito, huwag masyadong masikip, huwag nyong masyadong panggigilan kasi plastic lang ito, madaling mabasag. So, problema pag nabasag pa yan. So, kita natin, tumutulo na, no? Mahina lang. Pero susunod ang bubuksan natin is itong radiator cap. So, makikita nyo lalakas yung tagas niyan bigla. So, pressurized kasi yung loob nito. So, pag pinuksan nyo, daan-daan lang. And, tingnan natin, ha. Ayun, oh. Biglang bumulwak. Diba? Kita nyo? Actually, kulay blue ang stock coolant nito. Pero since kakatapap po ng kakatapap, naging green na. So, ayan. Tumagas na. Nagkalat na tayo. Lagyan na lang natin ng additional panahod mamaya. Ayan. So, pag inalis nyo na, pwede nyo nang alisin totally yung radiator cap. This is also a good time para i-check kung may sira, kasi importante na dapat walang sira, tagas, or any leakage, deformity yung radiator cap nyo. Napaka-importante kasi malaki yung kinalaman nyo sa cooling system. Pwedeng mag-leak or pwedeng mag-malfunction yung cooling system natin. So, in my case, mukhang okay na okay pa naman since batang-bata pa yung sasakyan natin. So, pwede nating alisin yung hose netong coolant reservoir kasi kailangan natin itong linisin as well. So, ganoon lang, hugutin nyo lang sa Mirage G4, hinihugot lang siya. And then, hilahin nyo lang pataas. Yun, meron lang siyang parang notch doon. So, check nyo yung coolant, by the way, yung kulay ng coolant. So, dapat hindi pa siya kulay putek. Check nyo rin yung lapot kung hindi siya sobrang lapot, at dapat walang mga parang namumuumuong mga slime o mga sludge. Kasi otherwise pwede kayong magkaroon ng problema sa cooling system nyo. So check lang natin from time to time kung na-drain na totally yung lumang coolant sa system. Wala nang tumutulo, I think. So I believe pwede na tayong mag-proceed sa second step. As you can see, wala nang tumataga. So yeah, we can go ahead and proceed now sa second step, which is yung flushing using distilled water. So ibalik na natin tong drain plug at pati na rin yung coolant reservoir. Importante to para hindi masayang at matapon lang yung ipang fa-flush natin na distilled water. So gumamit tayo ng funnel or ng imbudo para ma-minimize natin yung spill, para hindi ganun ka-messy yung lilinisin natin mamaya. At the same time, mapanatili nating malinis yung engine bay natin. So again, distilled water ang gamit natin. Iwasan natin gumamit ng mga tap water or yung galing sa tubig galing sa gripo, kasi pwede siyang mag-cause ng rust and corrosion na pwedeng ikasira or papaaga yung pagkasira ng radiator natin. And pagdating naman dito sa coolant reservoir, make sure huwag nyong punuin, no? Hanggang dun lang tayo sa at least minimum level, kasi magdadagdag bawas pa yan later. May marker naman yung coolant reservoir para lang magkaroon siya ng enough room for expansion once na mainit na yung makina. Iwas spill, kumbaga. So, kita nyo, pinipisa-pisa ako ng konti yung inlet tsaka outlet para lang lumabas yung bubbles. Kasi, mas konting bubbles or much better kung walang bubbles, mas efficient yung cooling system natin. Kita nyo, maglalabasan yung mga bula dyan. Pwede nyo tapik-tapikin ng konti. And then, after that, pwede na tayong mag-proceed sa third step. Yon natin yung makina, like so. So, bigyan natin at least 30 minutes, balikan natin ng 10:40. 10:09 ngayon, so balik tayo ng 10:40. Pwede yung bigyan ng konting revolution or gas para mag-revolution yung makina, para lang mas mapabilis yung pag-init ang makina natin.
Kasi once uminit yung makina natin, maramdaman nyo, iinit na lahat ng tubong to. And bubukas na yung thermostat. Basically, yung thermostat parang valve yun na nakakabit dito sa isang tubo sa kabila. By the way, dito. Diyan, nakakabit sa dulo nyan, nakakabit sa makina. Once na bumukas yan, mag-re-recirculate na yung distilled water natin sa loob para ma-flush natin yung lumang coolant totally. Ngayon, pwede natin ibalik ng radiator cap. Make sure na nalinis yun ng maayos. Kasi kailangan din na mag-build up yung pressure sa cooling system natin. Importante yun. Yan. So, clockwise ang pagsikip. May notch naman dyan, so you can't go wrong. Make sure lang na properly attached siya at hindi siya nakaangat. May notch naman dyan dito. Ayan o. Sa gilid. So, tapat nyo lang yun dyan. Maglalak yan. Tinan nyo lang ng bahagya. So, hayaan lang natin ito mag-run. After 30 minutes, i-off natin or patayin natin yung makina para makaproceed tayo sa next step. Cool down. So, make sure na cold to the touch na yung radiator cap. So, safety first kasi otherwise pwedeng bumulwak at tumapon sa inyo yung kumukulong liquid. Pero bago yan, uunahin natin tanggalin yung drain plug sa ilalim like before. Same procedure. And then, saka natin pwedeng buksan dahan-dahan yung radiator cap. So, makikita nyo biglang bubulwak yung tubig sa ilalim. As you can see, medyo greenish pa yung distilled water na pinang-flush natin. Ibig sabihin, marami pang naiwan na coolant sa loob ng cooling system natin. So, ulitin natin ng at least 2 to 3 times yung procedure from steps 2 to 5 hanggang maging malinaw na yung distilled water na lumalabas. So, kumuha ako ng sample. Eto, malinaw na. Walang debris. By the way, nakikita nyo parang mga buhangin. Galing lang yun dun sa ilalim. Pero malinaw na yung distilled water. Crystal clear na. So, pwede na tayo mag-proceed sa next step. So, naghintay lang ako ng several minutes until mawala na or huminto na totally yung tumutulong tubig dun sa pinaglagay ng drain plug natin. So, habang naghihintay, I took the time para linisin yung coolant reservoir natin. So, ginawa ko, niluglugan ko lang rin ng distilled water yung loob para make sure na walang lumang coolant na naiwan para hindi ma-contaminate yung bagong coolant na ilalagay natin. Then, ilagay lang natin or ibalik lang natin to sa lagay niya dito sa latch. Like so. Make sure walang mga naipit na wire. And then, ibalik natin yung hose pabalik sa radiator like before. So, ayan. Pwede na tayo mag-proceed sa next step, which is yung filling up yung radiator and yung coolant reservoir ng bagong coolant. So, next step is buksan na natin yung brand new coolant natin. Yan yung part number, by the way, in case na kailangan nyo for Mirage G4. 4 liters to, so more than enough na to para i-top up natin or i-refill natin yung cooling system ng G4. So, again, check your owner's manual. Depende sa make and model ng sasakyan nyo, kung anong best na coolant para sa inyo, and kung gaano karami yung capacity na kailangan nyong bilhin. So, inuna ko muna tong coolant reservoir sa minimum level lang para hindi umapaw. And then, balik na natin yung drain plug sa radiator sa ilalim. Make sure na huwag masyadong mahigpit. Sundin lang natin yung torque spec o yung tamang higpit na dapat. Kasi nga, since plastic lang to. And proceed na tayo na i-top up tong radiator. So, mas maganda kung meron kayong funnel no? Para iwas spill. Kasi sayang naman yung coolant, pang mahal-mahal eh. So, at this point, pwede na tayo mag-proceed sa next step para i-on yung engine.
para mag-recirculate yung coolant. So, check lang muna natin bago natin ibalik lahat ng takip or lahat ng caps. Kasi mahihigup yan. Higupin ang makina yung coolant. So, make sure lang na pisapi sa inyo yung mga hose para ma-release or mawala yung bubbles. May kita nyo naman bumubulwak-bulwak yung bubbles palabas. Yan. Kusa namang lalabas yun eventually, pero mas maganda kung ngayon pa lang is maalis nyo na. And then, i-top up nyo from time to time kasi hihigup pa yan ang hihigup. Dahan-dahan lang. May kita nyo habang pinipiga ko yung hose, lumalabas yung mga bubbles sa loob. Yan yung mga bubbles na nag-circulate or pumasok sa loob ng makina at sa loob ng hose. Mas maganda kung mailabas yung lahat for more efficient cooling. So mukhang okay na. Top up na lang natin tong coolant reservoir sa high marker, which is yung may marker na yan, yung may blue. So hanggang dyan lang, huwag nyong i-over fill kasi pwedeng mag-leak. Kailangan meron siyang room for expansion kasi yung liquid nag-expand yan kapag naiinitan. So balikin natin yung cap ng both reservoir and then yung radiator cap. Iwan natin for at least 10 to 15 minutes nag-run yung makina para mag-recirculate yung coolant sa loob ng cooling system. And then this is a good time as well na linisin yung mga naging natapon na either liquid or coolant para hindi magmansya. Saka para laging pogi syempre yung loob ng engine bay natin. Iba pa rin kasi yung naalagaan. So as you can see, we are done. So in the next few days, check nyo lang from time to time kung nagbabawas yung coolant. In case na kailangan nyo mag-top up, mag-top up lang kayo sa coolant reservoir. Magbawas man yan, konti lang. Otherwise, pag masyadong marami, you might need to check for leaks. So hanggang dito na lang tong video. Sana nakatulong sa inyo kahit papano. Masarap mag-DIY. Nakatipid ka na, natuto ka pa. Ito yung proof na kahit na hindi tayo mekaniko, kayang-kayang gawin yung mga basic maintenance ng kotse mo. So guys, please don't forget to like, leave some comments, and most importantly, subscribe. So again, this is Raven from the Raven Vlogs. Thank you for watching. Adios.